Magsitay na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sa inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon sa pagdiriwang ay si Reverendo Padre John G. Laya ng San Padre Pio ng Pietrelcina. Ngayon po ay gunitain natin si Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas ng simbahan. Tayo po sa ating mga pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo ay kinakailang mamuhay sa luma na pananalig at panampalataya na ipinapahayag ni Abraham at iba pang mga sinaunang mga ninuno. At sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, ang ating Panginoong Hesukristo, Poong Hesus Nazareno, habang nakasakay ng patungo sa isang lugar, ay sinalubong ng malaking alon at kanya pong pinatahimik at kanya pong tinatanong ang kanya mga alagad kung bakit nagkukulang sa pananalig, nagkukulang sa panampalataya. Kuminsan sa buhay natin, nagkukulang tayo sa pagpapahayag ng ating pananalig sa Diyos, ng ating panampalataya sa Kanya. Kaya kinakailangan po nating suriin ang ating sarili upang tayo maging marapat gumanap sa pananampalataya at aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas de Aquino sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkalob mong ang itinuturo niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y naninirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni na Isaak at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayunding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilalan nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung naaalala nila'y ang lupaing pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lunsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila sapagkat ipinaghanda niya sila ng isang lunsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaak bilang hain ng Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaak magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaak. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaak mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nailigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa mga kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya ang kahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Libutan, kaya't anak niya'y
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong pan-araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalulunan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ang malalaking alon ang bangka, anupat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan na may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad, "Guro, anila. Di ba ninyo alintana, lulubog na tayo?" Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at pagkikilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino kaya ito at sinusunod maging ng hangin at ng dagat?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Nasa Sabado tayo ng ikatatlong linggo sa karaniwang panahon. At ngayon ay atin pong ginugunita si Santo Tomas de Aquino, isa sa mga dakilang pantas ng ating simbahan. Mula po sa ating mga pagbasa, ang tema po sa araw ngayon ay pananalig. Isa sa bahagi ng ating pagiging tao at katangian natin, likas ng tao, ay ang pananalig. Kung wala po iyon, hindi na po tayo tao. Pero ano ba ang pananalig? Wala po sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, Kapitulo 11, verso 1 hanggang 19, atin pong napakinggan na ang pananalig ay siyang pag-ugnay sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban na ginagawa ng mga patriarka gaya nina Abraham at iba pa. At silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Kaya ang ating salmo na mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verse 69 hanggang 35. Ito ay ang awitin ni Zacarias na kung saan siya ay pinakinggan ng Panginoon dahil sa kanyang pananalig. Kaya sinasabi niya sa versikulo 68, Kapitulo 1, Ebanghelyo San Lucas, ang Diyos ay dapat purihin sapagkat nilingap niya ang kanyang bayang Israel dahil sa pananalig. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 4, verso 35 hanggang 41, nagkulang ng pananalig ang mga apostol. Kasama nila si Kristo noong sila'y sumakay sa bangkang
hinahampas ng hangin at ng alon. Ngunit, sinasabi pa nila, Guro, hindi ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Kulang sila sa pananalig. Kaya mayroon silang takot. Dapat po nating tingnan na ang pananalig, ulitin ko po, ay siyang esensyal na bahagi ng buhay ng tao. Pistis, pistituiti, na nakasulat po dito sa ating Ebanghelyo San Marcos, ay tungkol sa panampalataya o pananalig. Bawat isa sa atin ay kinakailangan ng pahayag ng pananalig sapagkat mula't-mula pa mayroon na tayong pananalig. Noong tayo sa sinapupunan pa ng ating nanay, nagsimula na po ang ugnayan ng Diyos sa atin. Mayroon ng sinaunang pananalig. At nung tayo iluwal na bilang bata, nananalig tayo hindi lang sa Diyos, sa mga magulang din na tayo nagkaroon ng pananalig at lahat ng ating mga ginagawa at ang ating buhay ay nagdepende sa ating nanay, tatay at iba pang mga miyembro ng pamilya. May pananalig. Habang lumaki tayo, nagkaroon tayo ng tinatawag pa na mythical literal faith, na kung saan kung ano yung tinuturo sa atin, kung ano yung mga sinasabi sa atin, ay nagkaroon ngayon ng isang paghubog kung paano natin isabuhay ang ating buhay, kung paano natin harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Madalit sabi, paano tayo maugnay ng malaliman sa Diyos. Ito ay pananalig na literal at pananalig na ating ginagawa ayon sa mga turo at ayon sa ating nalaman. Hanggang magkaroon na tayo ng tinatawag na individuative faith, na kung saan ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng pagkilala ano ang Diyos at paano tayo mananalig sa Kanya. At lumalago tayo hanggang atin na rin matanggap ang iba't ibang pagpapahayag ng panampalataya o relihiyon ng iba at kung paano sila nananalig sa Diyos at magkaroon tayo ng tinatawag na conjunctural faith. Pinag-ugnay-ugnay na natin, mayroon na tayong ecumenical spirit at mga interfaith na kung saan tinatanggap po natin ang lahat ng tao ayon sa kanilang panampalataya, ayon sa kanilang riyon o pananalig sa Diyos sa iba't ibang paraan. Ngunit tayo'y lumalago ng malaliman sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagmamahal sa Kanya, sa ating panalangin at buhay kabutihan sapagkat iyon ang panawagan ng Diyos. Hanggang magkaroon na tayo ng universalizing faith, na kung saan nakikita na po natin na tayo nilikha lang ng Diyos at dapat ang buhay natin ay pagpapahayag paano tayo magmahal, maglilingkod at paano tayo mamuhay ayon sa kaluuban ng Diyos. Sapagkat sa buhay natin, gaya ng nangyari sa mga apostol, para tayong nakasakay sa bangka na sa laot at sinasalpok tayo ng iba't ibang hamon ng buhay, nakalutang lang ang ating buhay at ang akala natin natutulog ang Diyos, natutulog ang Panginoon Nazareno. Kung minsan tinatanong natin siya, bakit po Panginoon? Parang nagkukulang na tayo sa ating pananalig. Kung minsan ay atin pang binibigyan ng pagsubok ang Panginoon dahil kinakailangan pang ipahayag ang mga palatandaan na ito na ba Panginoon? Kinakailangan na palalimin pa ang ating buhay pananalig sa pamagitan ng ating pagkaroon ng tunay na
ugnayan na malaliman na mapahayag sa ating taimtim na panalangin, sa ating gawain ng ating ginagawa at lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig, at ang ating pagsuko ng buong pagkatao natin, ang pag-surrender sa buong sarili natin sa Diyos upang ang Diyos ay siyang magbibigay liwanag, inspirasyon, gabay at siyang magturo sa atin ng tunay na direksyon at sa kalaunay magkaroon rin tayo ng ganap na pananalig sa Kanya sapagkat buong-buo na tayo sa Kanya at masabi natin buong sarili ko ay sa iyo na, Panginoong Diyos. Ang pananalig ay biyaya ng Diyos. Hindi po tayo magkaroon ng pananalig o panampalataya kapag hindi po tayo nabigyan ng grasya mula sa Diyos. Na sa atin lang ang bukas na ating mga puso at kalooban upang ang pananalig na bigay ng Diyos ay ating maisabuhay at tayo'y makapagtugon sa Kanyang panawagan. Paano tayo mamubuhay sa pananalig na malaliman? Pistis, pananalig. Nasa iyo ba ang pananalig sa Diyos na kahit walang makikita na kungkritong batayan sa buhay pananalig, ikaw pa rin ay nanampalataya at nanalig sa Diyos. Kung tayo'y may pananalig na tunay, buhay, at nagbibigay ng mga palatandaan at dahil dito ating ibinahagi sa iba, umuunlad tayo sa buhay pananalig sapagkat isa sa pinakamagandang gawain natin bilang tao ay mananalig sa Kanya na pinagmulan ng lahat ng kabutihang loob, buhay at kagalingan para sa atin ang Diyos. Kung mananalig tayo, makamtan po natin ang mga biyaya ng Diyos sapagkat mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sinusunod maging mga hangin at alon ang anak ng Diyos. Mula sa katotohanan ito, malangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan. Atin pong itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nakakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat ng may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, ang tala ng karagatan, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong mga may pabalik-balik na karamdaman naway makatagpo ng kapayapaan sa mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makalangit na Ama, gawin na kaming dalisay ng mga pagsubok at
kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay. At magdulot naman ito ng kapayapaan. Ling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Magsitayo na po lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ng mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinarangalan sa pamuhay niyang totoong uliran, sa paging maasahan sa panungkulan, kahit si Jesucristo na maasahan sa katapatan, ay ipinahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kaliginiyong ukol, kaisa ng samayang dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga helensi si awit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na Nanang Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga pastol, ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang lumo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tila'y sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubos sa bibig bago malis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agar na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas de Aquino na iyong pinaglingap na amasahan sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Mayroon po tayong mensahe mula kay
Reverendo Padre John Laya. Salamat po, Father Paul. Gusto ko lang po magpasalamat kasama po ang aking mga parokyano sa parokya po ng San Padre Pio doon po sa Palguyod Pusurobio, Pangasinan. Nagpapasalamat po kami sa biyaya na binigay ng Panginoon at nakarating po kami sa Puong Nazareno na makiisa po sa banal na misang ito. At sana po baon namin ang grasya, biyaya ng Puong Nazareno pauwi po sa aming parokya. Pero pagkatapos po dito, marami pa po kami mga simbahan na dadaanan. Kami po ay nandito para po magpasalamat sa Diyos at humingi na rin po ng basbas ng ating Puong Nazareno dahil kami po ay napili na mag-host po ng aming Diocesan Christ the King. Pinaghahandaan po namin bilang isang parokya itong napakalaking pribilehyo na binigay ng aming mahal na obispo para po mag-host ng Diocesan Christ the King. Kaya po, nandito po kami para po humingi ng tulong ng Puong Nazareno at gayon din humingi ng dasal sa bawat isa sa inyo na sana itong pribilehyo na binigay sa amin ay magampanan po namin at magawa po namin na taos puso po at magawa po namin mag-inspirasyon sa kapwa naming Katoliko, hindi lang po sa aming parokya, kundi sa buong diocese po namin, ang Diocese of Urdaneta. Uli po, salamat po sa pamunuan ng shrine ng Puong Nazareno na kami po ay tinanggap po ng maluwalhati po sa parokya at pati na rin po si Father Paul at lahat po kayo na tumutulong dito po sa shrine ng Puong Nazareno. Maraming salamat po at magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia, kayong narito sa loob at sa labas ng dambana ng itim na Nazareno, kay manaugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at naugnay na nakusposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ringgi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo lagi ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. At salamat kay Father John Laya at kanyang lahat ng mga pilgrims narito. Palakpakan po natin silang lahat. Magsitayo po. Pabaon po sa misang ito. Lahat. Ang pananalig sa Diyos ay siyang tunay na ugnayan natin sa Kanya sa pag-ibig at panampalatayang tunay na ang ating pag-asa ay nasa Kanya. Naway tayo ay mamuhay sa pananalig na lalo pang nagpapalalim sapagkat ito'y ipinapahayag, sapagkat ito'y sinasaksi sa kabutihang loob at adikain ng kabutihan para sa lahat, para sa ating kaligtasan at ugnayan ng maliman sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay-bagay na pabasbasan. Kami pong dalawa ni Padre John ang magbasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inaigmasan ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo, makamta na Manila, ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang imahin, dasalan, mga bagay-bagay. Dasbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon ito naway maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Nazareno, sinasamba
anak.